aming desire ngayong gabi na bawat isa sa atin ay ihanda natin yung mga puso natin para tumanggap sa kay Lord. Magkaroon tayo ng capacity to receive more from God. You know what? Every time we listen to the Word of God is an opportunity para i-level up yung buhay natin. But kagaya ng sinabi ni Pastor Radar kaninang umaga during the morning prayer, sabi niya, kahit gaano pa ka-powerful yung salita ng Panginoon, if our ears are closed, our hearts are hardened, no, yung sarado yung tenga at yung puso natin, kahit gaano pa ka-powerful yung salita ng Lord, it can never change us. Because only a heart that is willing to receive, a heart that is humble, can be transformed by God's Word. Kaya ngayong gabi, no, nagpapasalamat ako sa Panginoon because the presence of God prepared each one of us to receive more, no, ngayong gabi sa Kanyang salita na gusto niyang ibahagi sa atin ngayong gabi. Amen? And so, I would like to invite each one of you to just come, no, to the presence of God once more. Can we just close our eyes for a moment? And can you pray for yourself? Pray mo sarili mo. Humingi ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng capacity na tumanggap ngayong gabi. Lord, increase mo yung understanding ko, Panginoon. Buksan mo yung aking puso, Lord, na kumbaga, hingihin mo sa Panginoon, Lord, I need your mana. I need the bread that comes from heaven. Lord, I need to feed, oh God, from your word tonight. I want to be transformed. I want to be moved, Lord God, by your spirit, God, ngayong gabi. Hallelujah. Lord, nandito kami ngayong gabi, Panginoon, because we believe that the most important, Lord God, important, Panginoon, na part ng buhay namin is to be connected to you, to know your will, oh God, and to live according to your will and your purpose. God, salamat namin. Meron kami pagkakataon as a congregation to gather. Not just Sundays after Sundays, but Lord, we gather in these special nights, Lord God, called the nights of fire, because we want your fire, Lord God, sa buhay namin, Holy Spirit. Gusto namin, Panginoon, na punuin mo kami. Gusto namin, Panginoon, na Lord, i-touch mo kami, O God. Gusto namin, Panginoon, na i-realign mo yung mga puso namin, yung mga focus namin. Lord, i-realign mo yung vision namin, Panginoon, O God, because Lord, we believe that we are in such a time that God, yung pinaka-burden, Lord God, ng puso mo is to see our family come to know you, is to see the communities, Lord God, worship you, is to see the nations, Lord God, bow before you, God. Lord, salamat ngayong gabi. Turuan mo kami, Panginoon. Kausapin mo kami, O God. Holy Spirit, just come upon this place, Lord God, tonight, and Lord, do whatever needs to be done just to accomplish, Lord God, your purposes, your will sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we are ready to receive from you. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm ready to receive from you, God. My heart is ready. My mind is open. I'm willing to be changed. I'm willing, Lord God, to receive instruction, Lord God, from you tonight. This is our prayer. In Jesus' name I pray. Amen and amen. I'm going to talk tonight about expansion. Because I believe gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin, we will expand to the level. No, kung ano yung calling, yung dinimusik ng Lord sa atin is so great. And once we allow God, no, kung i-allow natin ng Panginoon, it will release an anointing sa buhay natin. It will release something sa buhay natin that will bring us or put us in a level of effectiveness when it comes to fulfilling the kingdom agenda or kingdom assignment ng Lord sa atin. I believe that the church is called to expand. Tinawag tayo ng Lord para mag-expand. We are not called by God to gather to churches to be entertained. No, hindi po entertainment yung church. Ang church is a body of Christ, no? Dinesign ng Lord in order to win people to Christ, to save the lost and to make disciples. Amen. We are the army of the living God. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, army ka ng Panginoon. So, huwag kang feeling artista, di ba? Huwag tayong feeling artista kasi po, tawag ng Lord sa atin ay gawin niya tayong mga conquerors. Amen? Gusto ng Panginoon na tayo yung magiging army niya in order to invade, no, the darkness and to invade yung kingdom of darkness and bring people into the kingdom of God's light. Amen? So, expansion. This is not just an idea, but expansion is in the heart of God. Kita niya sa Bible, yung mga tao tinawag ng Panginoon, they started very small, just like si Abraham. Tinawag ng Lord si Abraham, siya lang mag-isa, kasama ang kanyang asawa na walang, hindi magkakaanak. Pero you know what, God is a God of expansion. When God called Abraham, the Lord said to Abraham, I will make you into a great nation. God is a God of expansion.
Are you excited that you're serving a God of more? You're serving a God of expansion? Amen. Ibig sabihin ko, ikaw ngayon kapatid, tingin mo sa sarili mo, wala ka pang masyadong pakinabang, wala ka pang bunga, wala pang resulta yung service mo kay Lord, o yung pag-serve mo kay Lord, wala ka pang nakita masyadong manifestation. You know, I want you to believe tonight that you are called to expand. Amen. You are not called by God to stay the same. Yung limitasyon na yan, it's just an idea, it's just a word. But when you are tapped into the supernatural, sa supernatural na ano ng Panginoon, hindi pwede hindi mag-expand ang bawat isa sa atin. Once we are connected to the God of expansion, we will surely expand. Mag-expand ka. Pagdating mo sa workplace mo, mag-influence ka doon. Gagamitin ka ng Lord in order to influence people na mapalapit yung mga puso nila sa Panginoon. You don't need to be a pastor. You just need to connect to the vision of God. Amen? Kailangan mo lang mag-connect sa vision ng Panginoon. Another thing about expansion is that every time there is a challenge for expansion, there is an opportunity to see the power of God at work. Diba, lalabas ka sa comfort zone mo, lalabas ka sa mga limitations mo, na doon ka makakaranas ng mga milagro ng Lord. Tingnan nyo, yung prayer and fasting tayo, and then nagkaroon ng situation si Janine sa kanilang tahanan, na kung saan yung tatay niya, inataki bigla. Diba po, baka sakit sa puso, whatever, biglang tumba yung tatay. You know what, that's an opportunity for expansion. Because the moment na na-reveal, no, na-expose si Janine sa situation na yon, you know what? She was moved by the Spirit of God to lay over, to pray over sa kanyang tatay. And then the moment that she extended or she touched yung kanyang tatay and declared life, no, restoration, bigla na ka-recover yung tatay niya. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan si Lord? Every time that we are exposed to a problem, because you are called to expand, something will change in that situation. Pag-uwi mo sa bahay, tanawin mo yung balay, gumod kayo. Ang imong mga parents maybe nahitagas ng problema financially, emotionally, relationally. But you are called for expansion. Ibig sabihin, pag ikaw'y darating doon, kung ano yung sitwasyon na hindi maganda, dahil nandun ka at naintindihan mo yung calling ng Lord sa buhay mo, may mababago. Amen? Sabihan mo katabi mo, you are an agent of transformation. Kaya masaya ako that we are here tonight. We join these nights of fire. Because hindi pwede na tayo yung makonnect sa fire ng Lord na hindi tayo mababago. Pag ikaw yung makonnect sa apoy ng Panginoon, lalabas ka magliliyaw at magkakapoy. Amen! Ibig sabihin nun, wala kang confidence. Ibig sabihin, wala kang pananampalataya, kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa boldness, kulang ka sa tapang. Pag nalikit ka sa fire of God, you will go out as a man of fire. Kakaroon ka ng fire. Amen! Magkakaroon ka ng boldness. Magkakaroon ka ngayon ng confidence in order to display the glories of God to the people around you. Now in 2 Kings chapter 6 verse 1 to verse 7, mababasa natin dito yung kwento na kung saan yung mga prophets, yung company of prophets na dinidisciple ni Elisha, no? They got a problem. And just want to read these verses sa atin ngayong gabi. No? Nirimind ako ni Mami kanina na kagabi, hindi na doon tayo natapos. So sabi ko sa kanya, alam mo Mami, tumayo ako kagabi, alas 7 na ng gabi. No? I stood and I said the word, alas 7 na yon. So kaya medyo na-extend tayo. So ngayong gabi medyo kailangan kong i-share yung word ni Lord, siguro mga 20 minutes. I don't know. By faith, hallelujah. Amen? Now, 2 Kings chapter 6, verse 1 to verse 7. Just want you to read this and receive an understanding, no, sa context or sa ano ng kwento na ito, because I believe makikita natin dito kung ano yung dapat natin gawin, ano yung mga susi para experience natin yung expansion sa buhay natin, sa ministry natin, sa trabaho, no, sa mga dreams natin, no, whatever it is, no, magkaroon tayo na a new level of expansion in our lives. So sabi dito, the company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied. And he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. And as one of them was cutting down a tree, the iron axed fell into the water. So yung axed, yung axe niya, yung ulo ng axe niya,
na nahulog sa tubig. Oh no, sabi niya, my Lord. He cried out. It was borrowed. The man of God asks, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float Grabe, hindi no? No, lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. You know what? In order to experience this expansion, there must be people who need to see the need. Ito, nakakatuwa dito, is not, hindi si Elisha yung nag-suggest sa mga company of prophets to build a bigger place for them. It is the people that understand or that saw, no, the need para mag-build ng mas malaking place para sa kanilang training ground nila. Kasi itong mga company of prophets na ito, parang dinidisciple ito, ma-disciples ito ni Elisha. No? It is my prayer that each one of you, as you come into this church, no? As you come into CLC, meron kayong makita. Ang makita ninyo is this place is too small for us. Amen? Kasi baka pagpunta nyo dito sa church, ang makikita nyo, wow, okay, itong church natin, ang laki. I hope that we will have a revelation tonight, no? To see that this place is too small para sa atin. Ang liit ng lugar na ito para sa atin. Why? Because God is going to do something more and greater. What you see right now, yung nakikita natin ngayon, ito'y napakaliit lamang sa kung ano yung gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin, sa ministry natin. Even ikaw ngayon, you need to see your situation. You need to see your situation right now na don't be comfortable. Huwag kang maging comfortable kung ano meron na ngayon. Why? Because yung plano ng Lord sa'yo, napakalaki. Huwag mong ilimit yung sarili mo sa kung ano yung ini-enjoy mo ngayon. And ayaw mo na mag-explore, ayaw mo na mag-dream, ayaw mo na mag work harder kasi parang feeling mo okay ka na. No! You need to have this, kumbaga, dapat meron ka nito sense of ano ba, yung discontentment sa puso mo. No? Hindi yung kasalanan na discontentment, but yung baga, you will embrace the call of God in your life and believe that you are for something greater. Hindi lang ka-ordinary yung nanay, na mga nanay dire. Hindi lang ka-ordinary yung estudyante. Hindi lang ka-ordinary yung disciple, na member sa church. Hindi ka lang ordinary yung trabahante. You are not just an ordinary person. You are called by God for expansion. Amen. Naikulin si Lord sa iyo, ayun ko na yung katapan. Mga kapatid, ha? Don't be satisfied with where you are. Ayaw ka satisfied na okay lang ka sa church, huwag kay disciple. Ayaw ka satisfied, anak. Ayaw ka lipay na nakasimba ka, pero huwag kay apilapin ng cell group. Ayaw ka satisfied. Ano man, naikulin lang si Lord sa iyo nga. Ako kayong tawag ang ginaw sa iyo, ang kinabuhi. Amen. Now, I want to share to you three things. Three keys, no? Tatlong susi para maranasan natin yung expansion na ito ng Panginoon. Number one, kailangan may vision tayo. Say it with me, vision. The company of the prophet said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Let's go to the Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to meet. Sabi niya, let's go. No? Let's get. Let's build. Tatlo bagay. No? Let us go. Let us get. Let us build. I want us to see, mga kapatid, no? Kagabi, we talk about the love of God for us, that God is a God of restoration. There is hope, no? For the broken. Why? Because, you know what? God wants to heal our hearts. God wants us to realize that God can use us. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kahit kami mga limitasyon tayo, mga kwento tayo, hindi maganda in the past, God can heal you and give you a brand new start because there is a mission that God is about to launch you out. No? May purpose or may mission si Lord sa buhay mo. No? So, yung goal natin, gusto ko makita natin ito, mga kapatid, yung goal natin is not to fill this church. Yan yung goal natin. Kasi kung yun lang ang goal natin, mga kapatid, ang liit ng ating liit ng goal na yan. No? Ang liit ng goal na yan. Kung ang goal lang nato na makita nato that this church is filled with people,
every Sunday when we gather, daming mga tao na magagather dito. I tell you, if that is the only goal, then that goal is not the goal that comes from God. Why? Because ang goal ng church is none should perish. Yun yung goal ng church. Yung goal natin is not limited on the number or few people that we reach to God. Why? Because yung goal ng Lord, yung design ng Lord, none should perish. Dapat lahat ng mga tao makakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Our goal is to fill heaven with souls. Yun yung goal natin. Tingnan natin. By statistics, how many Christians are or how many people dito sa Cotabato City ang tinatawag natin ng mga born again Christians, yung mga totoong believers ng Lord. Last na yung last na update ko sa statistics ng city, 360 something. 300,000, more than 360,000. Ganun yung population ng church na ganun yung population na ng city natin. No, so Cotabato City has more or less 360,000 in population. And if we look at that, mga kapatid, it is a challenge to get a bigger vision. Magkaroon tayo ng mas malaking vision. Huwag kang matuwa na meron kang dinidisciple, at lalo huwag kang matuwa na you are faithfully attending the church. Why? Because God wants to use you in order to expand the kingdom of God. Dapat makita mo, kapatid, dapat makita din mo sa iyong kaugalingon, no, that this place is too small for us. Amen? Our goal is not 12. Hindi yan yung goal natin, yung 12. Ang goal natin is that none should perish. Your family. Relatives mo, yung loved ones mo, yung mga barkada, kaibigan mo, ang dami nila. Amen? Kung i-compare natin yung ating number sa total number of residents sa Cotabato City, ang liit ng number natin. That's why if our goal is just to fill this church, that's a very small goal. Our goal is nation transformation. Our goal is that none should perish, but everyone will come to repentance. So let us go. Ano ibig sabihin ng let us go? We need to do something. Sabihan mo katabi mo, kapatid, do something. Do something for the vision of Jesus. Jesus died on the cross for our sins to save the world. Do something. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, go therefore and make disciples of all nations. Mag-evangelize tayo. Mag-reach out tayo. Amen. Mag-build tayo ng intentional na mga relationship para ma-introduce natin si Kristo sa mga tao. Makikilala natin or makakilala natin. And as we go, habang tayo mag-respond sa Panginoon, remember that you are a man of vision. Merong vision si Lord sa buhay mo. And it is more than, or it is greater than your comfort. It is greater than your personal dreams. Yung vision ng Lord sa buhay mo, mas malaki yan kaysa sa mga pangarap mo sa iyong sarili. Kaya ang isang tao na nakaintindi sa vision ng Lord, yun yung totoong mga pinagpala talaga ng Panginoon. Why? Because you are working for something that is not spoiled or something that will not be taken away from you. Kaya nasabi sa Bible in John chapter 6, do not work for things that spoils. Huwag mo magtrabahuan yung mga bagay na mawawala lang. Mapapaalis lang. Masisira lamang. Masusunog. O kaya mananakaw. Work for something that will last for eternity. E ano ba yung mga work natin that will last for eternity? Number one na yung kaluluwa. Kaya pag may kaluluwa na nawi dahil sa'yo, you are investing something na hindi mananakaw sa'yo. I don't know kung na-inform na kayo ng mga leaders or kung under sa yung mga leaders ninyo, na-inform kayo na meron tayong gagawin na napaka-exciting na campaign ngayong February. Tawag natin yun yung Change Community Campaign. Pupunta tayo sa mga communities, mag-open tayo ng mga cells doon. Kaya ipag-pray nyo ito. No, ipag-pray ninyo na yung mga tahanan ninyo, if you want your family to come to know the Lord, buksan nyo yung mga bahay ninyo, mag-open tayo ng mga cell groups doon. Mag-open tayo ng mga ministry doon sa inyong tahanan, because you know what, this is now the time na hindi natin i-allow yung mga restrictions. Yeah, level 4 na naman yung ating nasa level 4 na naman tayo, meron daw granular lockdown,
So, ibig sabihin, yung mga barangay-barangay, hindi pwede magkipagkapitbahay sa ibang barangay, di ba? So, doon lang sa barangay, pwede kayo mag, ano, kasi naka-lockdown. Kaya yung strategy natin na Change Community Campaign, this is very timely. No, kahit na merong lockdown ng ganyan, this is still, we can still do it. Why? Because, wala, may lockdown sa PC Hill. Pwede mo mag-open ng cell group dito sa bahay nila Chinchin, sa bahay nila Kiel. Kayo mag-handle doon, and then you just invite yung mga neighbors. We can still do it. Why? Because ito yung season, mga kapatid, that we need to awaken ourselves sa mission ng Lord. Ma-awaken tayo sa mission ng Lord. There are so many people right now, they are really hopeless. Amen? People are full of fear at wala nang solusyon sa sitwasyon na ito ng tao, kundi makilala ang Panginoon. So let us go. Sabihan mo katabi mo, kapatid, are you ready to go? Ready ka na ba na ikaw ay gamitin ng Panginoon para yung mga kapitbahay mo umakit nila kay Lord? Ang sarap nun. Pagdating sa langit, no? Lalapit sa iyo yung kapitbahay mo, sasabihin niya sa iyo, salamat dahil pinakilala mo si Kristo. Salamat dahil hindi mo ako hinintuwang ipag-pray at talagang in-invite mo ako sa church, in-invite mo ako sa campaign na ginawa ng church. Grabe, ang sarap nun, di ba? Alam mo, walang pera na kaya ano, i-compare sa mga kaluluwa na na-save sa pamamagitan ng ating willingness na paggamit kay Lord. Okay? And then let us get, ibig sabihin, gawin natin lahat. No? Mag-strategize tayo. Pag-isipan natin paano tayo maging effective. Di ba? Pag meron kang nagugustuhan ang mga lalaki, di ba? Talagang dinidiskartehan mo, iniisip mo kung paano mo siya mawin. Pinagpaplanuhan mo. Alam mo, yung expansion, pinagpaplanuhan niya. Kung gusto mo yung cell group mo ay maglalago yung cell group mo sa pamamagitan ng campaign nito, kailangan you cooperate with your leader at yung pagplanuhan ninyo. Paano natin ito gagawin? How can we do this effectively? Hindi pwede may maiwan. Dapat sabay-sabay lahat. Sama-sama lahat. Tama? Paglaban natin ang Lord. Paglaban natin ang calling ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So itong ano natin, campaign natin, we do this because we love God. Because we love people, yun lang po. Wala nang ibang reason. No? We love God and we love people, that's why we make disciples. Sabihan mo, katabi mo, kapatid, if you really love God, hindi mo mamahalin yung mga minamahal ng Panginoon na mga kaluluwa. You love God, we love God, we love people, that's why we make disciples. Then sabi doon, let us build. Hindi lang basta makawin tayo ng mga tao, alagaan natin sila. Amen? We attend to their needs, we pray for them, we disciple them, we consolidate them. Alam nyo, kung meron lang tayong puso kagaya ng Panginoon, maraming mga tao ang sana hanggang ngayon ay nandyan pa rin sila. Kaya lang minsan gulang ka sa atiman ba? Gulang ka sa intentional na discipleship and consolidation. So let's build lives of people, let's build families. I'm excited to hear testimonies ba? Na yung mga pamilya na naristo. I am excited to hear testimonies na yung tatay mo na matagal mo nang pinag-pray, pagbalik doon kay Lord. Di ba? Ang sarap nun. Yung pamilya mo, yung mga kapatid mo na ang tigas ng mga puso, pero dahil sa hindi mo sila tinatantanan. Parang si, ano, no? Mike Pintikes, hindi mo tatantanan. Dating ng panahon, you have something to celebrate in the presence of God. Why? Hindi ka huminto. You build their lives with the help of the Holy Spirit. Pangalawa, hindi lang vision, kailangan may leadership. Say it with me, leadership. So that's the second key. Para makita natin yung expansion, we need to understand the power of leadership. Tingnan natin itong verse nito. In verse 3 and 4, sabi doon, and he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied, and he went with them. So yung nag-usap na sila na, sige, pupunta tayo doon sa Jordan, kuha tayo ng kahoy doon, mag-build tayo ng mas malaking lugar. No? Sabi ni Elijah sa kanila, sige, pupunta kayo doon, you have my approval, you have my go signal. Pero alam niyo, ano sinabi ng mga prophets, sabi nila, oh man of God, hindi pwede na hindi ka namin kasama. Naiintindihan kasi ng prophet na ito, na yung key ng expansion nila ay connected sa kanilang man of God. Naintindihan nila na kahit na kaya nilang mag-build ng house nito,
Pero walang expansion na totoong mangyayari. Hindi sila maging successful kung wala ang man of God sa kanilang buhay. That's why tonight, I want us to understand, number one, you need to recognize the leader God placed over your life. Amen. I-recognize mo yung mga leader. I-recognize mo yung mga tao nilagay ng Panginoon sa buhay mo. Why? Because your leader is God's gift to you. Do you love your leaders? Ay, salamat sa lumangan. Ingon na ingon. Seriously, do you love your leaders? Do you care for your leaders? Amen? You recognize your leader in such a way na hindi ako pwedeng gumalaw, hindi ako pwedeng mag-desisyon, hindi ako pwedeng mag-asawa na hindi approve yung leader ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng mga desisyon na crucial sa buhay ko. Kahit gano'n pa ako dali kung wala yung approval ng leader ko. Why? Because I believe na yung aking expansion, yung aking promotion, yung aking success, connected yan sa aking leader. I tell you, there are so many people because they fail to recognize the value of their leader and the role of their leader sa kanilang mga buhay, nasira yung buhay nila. Buot-buot ba? Inay mong katapat, ayaw pang buot-buot? Ha? Ayaw pang buot-buot? Ibutangan dito ka sa Ginoong Shepherd. Kaya ang sheep, without the shepherd, they are vulnerable, they are weak, Ha? Ang mga sheep, kung walay shepherd, delikado nilang pinamuhin, they cannot survive. Honestly, do you have that kind of revelation na kung wala akong leader, mag-listen yung survive and spiritually? Only those people who understand the value of authority, only those people who understand the value of their man and woman of God would say these words, if you will not go with me, then I will not go anymore. Di na ako mapadayo. Pero si Moses ba? Di-recognize ang leadership sa Ginoo na si Moses, Lord, kung di ka mukuyog sa mga, bahala na nga ka ng panalangin, stay ko din, Lord, kay kauban ako imong presensya. You know what? Leadership is very important. Okay? Leadership is very important. That's why, no? We need to support our leader. Submit to your leader. Itong change campaign na gagawin natin, very crucial ito. Kailangan isa lang yung ating direction. Isa lang yung ating goal. Wala tayong mga personal agenda dito. You need to learn to submit to your leader. Kung ikaw ay member sa isang cell group, submit to your cell leader. May pagbutbut. Amen? Letter B, don't act outside the knowledge of your leader. Ayaw pag howd-howd. Ang akong revelation aning. Kung tinuod nga mas howd ka kaysa sa imong pastor, ikaw dapat ang ibutang ni Lord ng pastor aning ang church. Kung mas anointed ka kaysa sa imong pastora, amen? Kung mas maayo ka kaysa sa imong pastor, hindi dapat si pastor ang naadari karon, dapat ikaw. Maayo nga. So the only thing that this means to us is that honor the authority God placed over your life. You may say that mas brave ko, mas hard ko, mas maayo mo umuwalay kaysa ng pastor, mas maayo mo sa leadership kaysa sa pastor. Respect the authority that God placed over your life because yung level ng ma-achieve mo sa kingdom ng Panginoon, it is really closely related sa submission mo to your authority. Si David, he was the greatest king of Israel. Don't you know why? Do you realize bakit? Ako, I realize bakit si David was blessed by God with so much anointing sa kanyang leadership as a king. Because habang buhay pa si Saul, hindi siya nag-rebelde kay Saul. Hindi siya gumawa ng any step in order to overthrow the kingdom of Saul. Pwede niyang gawin, pero hindi niya ginawa. Bakit? Naiintindihan ni David na as long as young person na yan yung nilagay ng Panginoon dyan, pag binangga mo yan, binabangga mo ang Panginoon. It is the Lord that you're attacking and not the man. Muna nga kung nawala na si Saul, when David replaced Saul, he was blessed by God. Na imong katapat, hulat sa imong season. Hangtod, mag-ibutang pa ka sa Ginoo under a leadership summit. Amen?
Ninanawag sa kuha the other day. Ang ilang problema is kasi sila ganahan sa ilang pastor. Kaya nga naman, ang ilalong pastor, yung masabtan ng wali, dinadaw sila ma-feed, nag-aral sa ekstorya. Abi nila, akuha silang tapigan. Abi nila, akuha silang ano-ano ba? No? And I will speak against the pastor. Alam mo, sagot ko sa kanila, sabi ko sa kanila, as long as you are under the leadership of your man of God, your role is to submit and honor. There's no pastor that is perfect, but when you submit and honor your leader, you will be blessed. There is no blessing in rebellion. Wag yung blessing sa rebellion. Ang mahitabo lang sa mga rebellion, ibagsak. Si Lucifer bitaw, feeling ni Lucifer, kuyaw na kayo siya. Sa nahitabo, nag-rebellion siya. No? Nahitabo sa iya, ibagsak siya sa tinumaw. Amen? That's why I am sharing this ato ang karagabi. Why? Because dahil ako kayo nahimun si Lord sa church. I believe that. Dahil ako nahimun, daghang mga families ang mabriha, daghang mga lives ang i-connect ni Lord sa ato. Pero unless masabtan nato ang impact or importance of God's leadership to our lives, submission to authority, mag-listen to that. Mahirapan talaga tayo. Alright? And then number three, letter C, understand that your expansion is associated to your leader. Ito yung sinabi ko kanina. Yung expansion mo associated din sa leader mo. Hindi lang sa church na, but even yung mga parents natin. Ha? Minsan, hindi tayo abri sa mga parents natin, but there is always blessing in obedience. There is always blessing in submission to your to your parents. Sa trabaho, yung mga boss ninyo. There is always blessing in submission to your boss. Your promotion, your blessing, your joy, your peace is connected to your leader. Amen? Amen. That's why, recognize mo yung mga tao nilagay ng Panginoon sa buhay mo. Kagaya ng prophet nito, sabi niya, man of God, no, kaya na namin pumunta sa Jordan para mag-build ng malaking lugar doon. Pero hindi namin gagawin yun kasi naiintindihan nila yung value ng kanilang leader. Totoo nga, nangyari. Pangatlo, di ba? Nagkaroon sila ng problem, yung nandun na sila. Yung accent na binari, yung axe na hiniram lang ay nahulog yung accent and no one of them has the solution. Only the man of God. May mga sitwasyon sa buhay mo, kapatid. Ha? Kahit gaano ka kagaling, may mga problema ka na hindi mo kayang overcome unless you will connect to your man of God. You know that? Ha? Sama-sama ka pray. Bisang kung saan ka nagaling mong problema o imong kwarta. Bisang kung saan ka how, there will always be situations in your life that you can never overcome unless you will recognize the anointing, the role, authority of your man of God. Amen? So yun po yun, mga kapatid. And then number three, lastly, hindi lang vision, hindi lang leadership, but number three, power of God. The power of God, ibig sabihin ito, no, we can only build our lives, we can only build the ministry of God, we can only build something that will last if the power of God, the presence of God is in us. Amen? Gusto kong i-remind ang bawat isa sa atin na ang purpose ng lights of fire natin is not just to receive the fire of God and then, wow, power kayo ang lights of fire, the blessed echo, the minister echo. Then what? Para asa mo na? I want you to understand that this lights of fire is intentional. Huh? We want you to understand the high calling of God para sa inyo. And you can only walk to the calling of God in your life if you receive the fire of the Holy Spirit. Because we need boldness, we need confidence, we need the fire of God para mahimo nato ang iyang ginapahimo sa atoa. Now, we have seen in this verse that someone, no, yung nagkat na siya ng tree, nahulog yung kanyang accent doon sa tubig and then nalungkot siya kasi hiniraw lang yung accent na yun. During their time, hindi basta-basta makasecure ng accent. During this time, sa panahon nila, mahirap magkaroon ng axe. Ha? Mahirap. Kasi walang masyadong magagaling ng mga blacksmith during their time. Napakamahal. Magkaroon ka ng axe kasi solid iron. Nalungkot siya kasi mahal nga. At wala siyang pampalit doon. Buti na lang meron siyang manugdan. Sabi ang mga tabi mo, buti na lang meron manugdan. Sino dito masaya ka dahil may manugdan ka? Amen!
Masaya ka dahil may mga kasamahan ka sa church na nag-pray sa'yo, nag-encourage sa'yo. Masaya ka, may sa leader ka. Hallelujah. So, you appreciate your leader. Kahit yung leader din karong gabi, pwede niyo siyagitan, sabihan niyo na, I love you, leader. Grabe, wala. Masabtan ng bitaw na ito, ang roads ato mga leaders ato ang kinabuhi. Grabe. Di lang din mo makita ba, nga salamat na lang din ako yung leader. E kung wala bitaw ko yung leader, amot lang nasa ka ako karon. Wala ko yung pastor, amot lang, usaha ako kinabuhi karon. Usahay makasabtan ta, may bandungan magutagod, no? Usahay makorekta, usahay, no? I-check ato ang life. Pinadiman ta usahay. Ano man, para mas ato ang kayuhan, protestado. Tanggala ang inyong leader sa kong kinabuhi. Stingin lang. Diba, maglisod ka, survive sa inyong spiritual journey. So, managod, daghan naman kayo mga tao nga once they were connected to the leadership, kaya lang they refuse, they begin to, maybe sabihin na lang natin, they are no longer willing to submit to the leadership. So, nahita po sa ilahan. Sayang. Sayang ang mga potentials. No? Sayang ang ilang calling. Sayang. Kaya, hindi mong katapad, no matter what happens, ayaw buhi sa imong mga leader. Okay? In this passage, we learn that the ultimate test, okay? Ang ultimate test ng vision para vision for expansion is opposition. Yun yung ultimate test. Ang totoong vision, kasi kahit na mayroong opposition, magpapatuloy pa rin yan. Bakit? Kasi ang totoong vision na nanggagaling sa Panginoon, there is power in it. May makapangyarihan yung vision ng Lord. Kaya sa Matthew chapter 16 verse 18 sabi noon, I will build my church at the gates of hell cannot withstand against it. Ano yung vision ni Jesus? The church will survive opposition. Kaya yung totoong vision ng Panginoon, kahit tatakihin yan, kahit na mayroong mga setbacks yan, mag-a-appear pa rin talaga yan. Di yan malulubog. Kagaya ng accent na ito. Lumubog man, pero dahil yung vision is connected to the power of God, luluta talaga. Magra-rise up talaga. Kaya bawat isa sa atin dito ngayon, probably yung vision mo, yung puso mo sa Panginoon ay medyo parang lumubog na. Yung desire mo magpagamit sa Panginoon, parang hindi mo na masyado nakita ang sarili mo, Lord. Gagamitin mo pa kaya ako? I tell you, if you have the right vision, if you receive the right vision from the Lord, there may be times that you face opposition, there may be times that you will face setbacks, there will be times that you will be discouraged, there will be times na parang gusto mo nang nabumitawan doon, but you know what, pagtotoo yung natanggap mo na vision sa Panginoon, it will rise up, it will appear, it will talagang, ano yun, magpapatuloy yun. Amen? But, yun yung but. Magpapatuloy lamang yung vision ng Panginoon in spite of opposition by the power of the Holy Spirit. Amen? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. So expansion will always face setbacks. Pangalawa, although may mga setbacks, yung mga setbacks is an opportunity to demonstrate or display the power of God. Sino dito you will agree, kinanglan na ito ang gawang sa Ginoo. Kinanglan na ito ang gawang sa Ginoo, sa atong pamilya, sa atong ministry. Di ba sa itong kagalingo, dagang kitang mga setbacks ba? Ha? Last night, we talk about rejections, we talk about yung mga disappointments natin, we talk about yung mga broken situations na nangyari sa atin. But you know what? To God be the glory. Because no matter what happens, the love of God is constant sa atin. Yung plano ng Panginoon sa atin never changes. Amen? May mga setbacks man, may mga challenges man. Kasi sa totoo lang, kung ang vision ni mo, ihanap kay Lord at takihon din na. Amen? Ang vision na gigan kay Lord namin na siya problema. At takihon din na siya. No? Ano man? Because that's the only vision that can save. That's the only vision that can save. That's the only vision that can help people who are oppressed. It's the only vision that can help people who are in darkness. It's the only vision that can help people have salvation, receive salvation and restoration sa ilang life. The vision that comes from the Lord. So that's why kahit may mga setbacks man, kapit lang tayo, sabi mo katabi mo, kahit may mga setbacks dyan, kapit tayo. Patuloy tayo kung pagamit tayo sa Panginoon.
Huwag tayo mag-depend sa ating sarili. Let's depend on the Holy Spirit. Amen? And lastly, you want to read Zechariah chapter 4 verse 6. No? Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi dito, He has said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Hindi sa pamamagitan ng ating mga lakas, ng ating kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng ating abilities, but only by the power of the Holy Spirit. Amen? Napapamagihan? Amen. Kinsa diri karong gabi, you understand the seriousness of your assignment. Seryoso ang itong assignment. Your assignment of winning souls and making disciples is a serious business. It's a serious business. That's why tonight, I want to encourage each one of us, let's go back to the vision. Kung medyo na ano ka dumain, na sidetrack ka, no? Nabuhian na ito ang vision sa Ginoo sa itong life, the calling of God sa itong life, winning souls and making disciples. Balikan na ito na. Why? Because 2,000 years ago, 2,000 years ago, there was a man na pwede rin ta siya mag-stay sa langit ba? Pwede rin yung kanya tanawang bang suffer pa sa sala? Pwede rin yung kanya tanawang na may imperno pa? Pwede rin yun ang Ginoo dili makialam sa ito ang situation. Na naman, we deserve to die. We deserve to be punished. We deserve to go to hell. Sa madali sa tuwa karong gabi, you don't deserve to go to hell. Okay ka, how okay ka. Eh kung kaya nang taluwasod sa itong good works, di nang pinanglan si Jesus mamatay sa cross. Di nang pinanglan ni Jesus biyaan ang langit para magpakatao siya, mag-suffer siya, mag so much torture and pain just for you and just for me. That's why I wanted to understand this, mga kapatid. Kung si Jesus, ibilin niya ang iyang comfort sa langit, nagpakatao siya, he became a slave, he became a servant, he died on the cross for you and for me, then what is it for you? Is it too much? Is it too much, mga kapatid, na imo ang i-lay down, ang imo ang kinabuhi para sa iya? Is it too much to set aside wrong relationship? Is it too much to set aside your personal mga ambition just to submit to the ambition of God sa iyo, ha? We are not saying na kung mga lagat ka sa Ginoo at walang isaling kwaitanan, no? Because what I believe is this, if you seek first God in your life, everything else will just follow. Kanang mga dreams ni mo, kanang mga personal goals ni mo, kanang mga desires ni mo, idumagra na ni Lord. But first things first, you need to understand the value of your salvation and understand what Jesus Christ has done for you on the cross. Amen. Sino dito naniniwala ka? Ikaw yung missing piece para marami pa mga tao makakilala sa Panginoon. Ikaw yung missing piece. Kung rise up lang yung ka, kung makita lang nimo ang need sa iyong family, kung tanggalon lang nanay mo imo ang pride, kung tanggalon lang nanay mo imo ulaw-ulaw, kung tanggalon lang nanay mo imo ang selfishness, kung tanggalon lang nanay mo ang imuhang maybe, no, mga personal nimo nga agenda, and just place the agenda of God at the center of your life, I tell you will be amazed. You will be amazed of what God can do sa imuhang pinabuhi. You will be amazed kasi sa ordinaryo lang ka, pwede na yung tagamiton ni Lord. Pwede di ay nga na yung mga tao na maluwas pinahagi sa inyo. Pwede di ay nga isang estudyante lang ka. You can be used by God to transform campuses for His glory. Pwede di ay nga isang ordinaryo lang ka matrabahante. Pwede di ay gamitin ka sa Ginoo ng inyong mga kaubanan dira sa inyong workplace. Magkaroon sila gugmas sa Ginoo. Pwede di ay. Isa din lang ito, parang gabi nga pwede. God is powerful enough to transform you into an ordinary person, to a vessel of honor. Pwede. Amen? Pwede kayo, hindi mo katapad, pwede kayo.
Last time we talked about Peter. Peter was the person who betrayed Jesus, he denied Jesus. Peter was the person nga murang tuldok na ba ang iyang life. Wala na yung future sa iya after he betrayed Jesus. But you know what? Pwede na ma-restore ka panik sa vision ni Lord sa iyo mga kinabuhi. Pwede na gamitong ka sa Ginoo in just one preaching, you can win 3,000 people. Pwede di ay. Pwede di ka gamitong sa Ginoo. Amen. And tonight as we end the service, I want to invite this one of you. Kung ikaw itong person na hatagan ng chance sa Ginoo, Lord, bibita ko, Lord. I don't know, God. Di ko kabalo mo. Makaya ba na akong i-ordini? Basta, Lord, salit lang po sa inyo, Lord. Basta magpagamit lang po sa inyo, Lord. Dili man siguro po haon, parihan nila. Dili man siguro po bright, parihan niya. Wala man siguro may dagang kwarta, Lord. Pero God, just use me. Gamitan lang po, Ginoo. Amen. Can we all stand tonight? Just, I want you to just commune with God. I want you to just commune with God tonight. Come on, just close your eyes and begin to speak to the Lord. Just open your mouth.